Let us read our Bible on Proverbs 19, verse 16. Yeah. So, dito natin makita na merong mga taong napapahamak, meron ding taong naliligtas. So therefore, ano ngayon ang naging cost, naging sanhi? Bakit may napapahamak? Bakit merong naliligtas? Ito ang sinabi dito. He that keepeth the commandment, keepeth his own soul. But he that despiseth his way shall die. Kaninong ways na pag ito i-despise natin, mamamatay tayo, mapapahamak tayo. That is the ways of God. Pag i-despise natin yan, na pinapakita na niya sa atin ang ways, ang daan o mga daan na maghahatid sa atin sa blessedness, salvation, His promises na mabuti, tapos i-despise natin. Pag i-despise natin ito, pag sinabing despise, you don't appreciate it, you don't believe it, you don't love it, you don't walk on it. Na, hindi mo nilakaran yung ways ng Diyos na tinuturo. You despise it. You disregard, you take light in it. Iniisi-isi mo lang ba? Para bagang it is not important to you. So yan yung patungo sa kamatayan, kapahamakan ng kanyang kaluluwa. Huwag na lang tayo maghisgot o ka ng kamatayan sa yuta. Bisag gusto man nato dili, mamatay man gyud ang tao. That is already given. Kaya pag sinabi ng mga tao, uy, bakit yung righteous, yung faithful namatay? Ah, given yan. Hindi yan isyu. Pag namamatay ang righteous, hindi yan issue. Pag namamatay ang wicked, hindi yan issue. Normal lang yan. Ang issue dyan yung kaluluwa. Pag namatay ang kaluluwa, ibig sabihin yan, he despise the ways of God. He despise the loving kindness of God. He despise the mercy of God. Yan ang malaking issue. Pag naligtas ang tao, ibig sabihin yan, there was a so-called valid reason because he keep his commandments, because he appreciate the love of God, because he believed the guidance of God. Yan ang pinakamalaking bagay na naghatid sa kanya, sa kaligtasan. Kaya, walang ibang pinaka malaking importante na bagay sa buhay natin, yung ating obedience sa Diyos. Ang pinaka malaking issue na nangyari sa kasaysayan ng tao na nilalang ng Diyos, ang pagsuway sa kanyang kautusan. That is the biggest na tinatawag natin na issue. Dahil yun yung naghatid sa kanila sa eternal damnation, eternal destruction. Yan yung naghatid sa kanila, separation from God. Napakalaking ano yan. Napakalaking bagay yan. At ito ay tinatago ng masamang espiritu. Kaya nga, the God of this world hath blind the mind of them which believe not. Hindi nila nakikita ito. Na napakalaking issue sa buhay ng tao if you disobey God. At napakalaki namang bagay na magiging kapalaran mo sa ikabubuti mo pag ikaw ay nag-obey sa Diyos. Kaya anong sinabi dyan? Jeremiah 7:23. Saying, obey my voice, and I will be your God, and you shall be my people,
that I have commanded you, that it may be well unto you. Yan. Obey my voice and walk in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. Ang Diyos simple lang magsalita. Pero kung inyong, kung ating masyadong intindihin yung nagsasalita, napakalaking impact yan sa buhay natin. Kasi he is that renders to each of us. Yung bang nagbibigay ng kabayaran, nagbibigay ng consequence, nagbibigay ng outcome sa bawat gawa natin. At ang consequence niyan is not temporal. Ang consequence niyan is not small thing. It is eternal. If it is life, eternal. If it is death, eternal. If it is riches, eternal. If it is poverty, eternal. If it is joy, eternal. If it is sadness, eternal. So that is not a small thing sa buhay natin. So do not ever disregard. Huwag nating i-disregard yung nagsasalita sa langit. Kasi walang makakatakas. Kaya nga sinabi dyan, kung hindi nakatakas yung nag-murder kay Abel, dahil yung dugo niya nagsalita, how much more can we escape from him who speaks out there in heaven? Higit na hindi tayo maka-escape. Kaya sinabi dito, but this thing commanded I them, saying, obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people, and walk ye in all my ways that I have commanded you, that it may be well unto you. What kind of wellness na ibibigay ng Diyos sa'yo? Eternal. Kahit hindi na tayo mag-mention sa life natin sa sanglibutang ito, it is so short. Tama lang yung sinabi ni Lord Jesus Christ, look not on the things which are seen. Lay not treasure on earth. Do not strive for the things that meet which perisheth. So ibig sabihin yan, God is trying, He is showing us what is the most important sa buhay natin. Kaya sa buhay natin, minsan kasi ang mga tao, pag nakikita nila yung tao, nagbigay ng malaking pera para sa gawain. Pag nakikita nila ang mga tao, nagbibigay ng word of God, makita nila yung mga tao kung ano-ano ang pagtulong sa kapwa, ang tinitingnan nila yun kaagad, blessed. Hindi yan. Hindi yan. Ang blessed na totoo, ano mang magagawa natin sa Diyos, nag-obey tayo sa Kanyang salita. Praise the Lord. Kasi hindi naman ako mag-preach eh. Gagawa ako ng sikretong kasalanan. Pwede ko magawa yan. Pwede naman kayo magbigay ng malaking pera. Pero pwede kayo magawa ng kalokohan. Pwede naman kayo magpakita na maging philanthropist kayo. Mag-donate kayo ng mag-donate sa mga pobre. Pero mayroon kang ginagawa na kalokohan. Kaya pinapakita lang ng Diyos sa atin what is the true blessedness. True blessedness. Yung pag-obey natin sa Kanyang commandments. That is the true blessedness. It is not because I am preaching, no. It is not because you are giving large amount of money for the ministry, no. Not because you are singing choir, no. Not because you are teaching Sunday school, no. That is not. But anuman ang iyong buhay and you keep the commandments of God, that is the true blessedness sa Diyos. Kaya dito sa Bible, nakita lang nila yung babae na doon nagdididi si Jesus sa kanyang breast.
Sinabihan kaagad nila, blessed. Basahin natin yan. Luke 11:27. Praise the Lord. And it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice and said unto him, Blessed is the womb that bare thee and the paps which thou hast sucked. Yeah. So anong sagot ng ating Panginoong Hesukristo? Basa Luke 11:28. Praise the Lord. But he said, Yea, rather blessed are they that hear the word of God and keep it. Yeah. So nagbibigay ang Diyos ng highlight. It doesn't what you are doing, it doesn't matter what you are doing for God, for the work of the ministry. But ang pinaka point dyan, you are doing, keeping the commandments of God. Maliit man malaki ang pinapagawa ng Diyos sa atin, it doesn't matter. Basta nagkikip tayo sa commandments ng Diyos. Wala tayong nilalapastangan ang ibig sabihin yan. We are not disobedient, yan ang ibig sabihin. Yun ang tinitingnan ng Diyos na true blessedness. Praise the Lord. Pag magawa tayo ng bahay, sinisigurado natin ang pundasyon. In case of earthquake, hindi yan babagsak. Pag gumagawa ang mga contractors ng buildings, sinisigurado nila yung pundasyon. Kasi itong sanglibotang ito, vulnerable ito ng earthquake. Kaya ang Japan, na laging natatamaan ng earthquake, naka-design sila ng mga buildings doon na matatawag nating earthquake resistable. Makaka-resist. Ano ang ginawa nila? Hindi sila gumawa ng fixed na foundation. Ang ginawa nila, mayroong bearing. Pag magganon yung shake, yung ano, para bang meron siya tinatang na shock absorber. Yung shock ng earth, nilagyan nila ng absorber. Inabsorb by making some shock absorber. So, ganun sa buhay natin. What is the real foundation sa buhay natin? Na come what may, anumang mangyari. Mabuhay man, mamatay man. Come what may, anumang mangyari sa buhay natin. We are secured. We are safe. What is the true foundation that we should establish sa bawat buhay natin? Basahin natin yan. Luke 6:47-48. The Lord, whosoever cometh to me and heareth my sayings and doeth them, I will show you to whom he is like. He is like a man which built an house and dig deep and laid the foundation on a rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently upon that house and could not shake it, for it was founded upon a rock. Yeah. Sa kanino ko tinutulad ang tao na nakikinig sa aking salita at ginagawa? Katulad siya sa isang taong matalino na nagtatayo ng kanyang bahay, which foundation? Upon a rock. Pagdating ng baha, pagdating ng bagyo, pagdating ng hangin, hindi siya natinag. Ayan yung ano, judgment ng Diyos sa buhay ng tao. Kung merong mang pinaka-dreadful judgment is the judgment of God. Kung merong mang most accurate, most faithful judgment, ang judgment ng Diyos. Pag sumunod ka sa kanyang commandments, you are so blessed. You are like a wise man whose house is being built upon the strong foundation. Kasi sumunod ka eh. So yung pundasyon mo, matibay. Kasi wala nang ibang pinaka-accurate, pinaka-faithful na judge, kundi ang Diyos. O,
di secured ka. Praise the Lord. Minsan ang mga tao, pag may makita silang taong mayaman, hindi sila kagad direct pumupuri sa mga taong mayayaman. Minsan yung mga relatives ng mga mayayaman, sinasali nila yon. Oy, swerte ka ah. Tiyo mo yung may-ari ng SM. Ibig sabihin yan, anumang hingiin ng pamangkin, kasi tiyo niya yung may-ari ng SM, may malaking posibilidad na ito ay tulungan. Oy, swerte ka, ninong mo yung may-ari ng Robinson. Ibig sabihin yan, kung merong mang gift na ibibigay ang ninong niya, malaki ang opportunity, special yung gift kasi mayaman. Ganon din si Lord Jesus Christ, ang mga tao dito. Para bagang gusto nilang ipamuka sa ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga relative sa dugo at salaman na sila rin ay makasama sa blessedness. Pero anong sinabi ni Lord Jesus? Basahin natin. Luke 8:21. Praise the Lord. And he answered and said unto them, My mother and my brethren are these which hear the word of God and do it. Yan. So, ibig sabihin yan, kasi at this time, sabi ng mga tao, Oy, Jesus, yung mga brothers mo, yung mga kapatid mo, want to talk to you. Sabi naman ni Lord Jesus, Who is my brother? Who is my sister? Who is my mother? My mother, my sister, my brother are these who hear and do the word of God. Praise the Lord! So, ibig sabihin niyan, anumang relasyon mo kay Jesus Christ, kung meron ka mang blood relation sa Kanya, does not serve that you will be partaker of the kingdom of God. Hindi yan nagsiserve na maging partaker ka ng kaharian ng Diyos. Ganon din sa akin. Even though I am a preacher, I am a pastor, does not serve na makapasok na ako sa langit. Ganon din kayo. Nagsiserve kayo sa Diyos sa material side. O, hindi yan magsiserve na makapasok na kayo sa langit. Ang pinaka-importante, who hear and do the word of God. Praise the Lord! Yun ang pinaka-importante. Kasi ang activity ko, hindi mo lang nagpipreach. I have many activities in my life. Paghahaluan ko yung mga activities ko, paglapastangan sa kalooban ng Diyos, wala. The blessedness can never be found in me. Ganon din sa buhay ninyo. Ang activity ninyo, hindi lang nakikinig sa Word of God. Ang activity ninyo, hindi lang nagtuturo ng Sunday school, nagpipreach, nagkakwire, o nagbibigay ng mga donations. Hindi lang yan. You have so much activity in life. Pag hinahaluan nyo rin yan ng kalukuhan sa harapan ng Diyos, disobedience to the Word of God, hindi rin yan magsiserve as blessedness sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya, ang pinakatotoong prosperity and success ang pag-obey sa Kanyang commandments. Praise the Lord! Basahin natin Psalms 1:1-3. Praise the Lord! Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Yeah, buhay na buhay ang iyong spirituality. You are like a plant planted by the riverside, whose leaf shall not wither, whose fruit bears, nagbe-bear every in his season. So, saan yun? By meditation, the Word of God. Kasi ang pag-keep natin sa Word of God, kung hindi mo yan i-meditate, ma-overcome ka ng flesh mo. Pag hindi mo yan i-meditate, ma-overcome ka ng tukso sa sanglibutang ito. Pag atin yung mini-meditate, we are keeping it
Repeat and repeat and repeat. Kapag sinabing meditation, you are focusing on one subject. Sa words of God, sa laws of God, sa commandments of God. Pag yan ay nakafocus sa isip, sa puso mo, yung mga temptation, yung flesh natin, na always contradicts the spiritual law of God, they have no power, they have no strength at all to overcome our spirituality. Kaya yun, sila yung blessed. Praise the Lord. Ang purpose kasi ng meditation ng Word of God is to obey. Kaya kung nag-meditate lang si Adam at saka si Eva sa commandments ng Diyos, hindi sila matukso. Pag-meditate lang nila, pag sinabi nila, do not eat the tree that is in the midst of the Garden of Eden, which is the tree of knowledge of good and evil. The moment you eat it, you will surely die. O, dapat nakatatak sa utak nila yun, you will surely die. Pagtukso ngayon ng masamang espiritu, minimeditate nila yung Word of God. Alam nila na mamamatay sila pag sila ay maniwala. Hindi man nila gi-meditate. Passing lang. Tapos ang nag-highlight sa utak nila, yung salita ng serpente. Doon man sila naniwala. Doon man sila nag-focus. Wala. Talo sila. Kaya, ganun po sa buhay natin. Kaya tinuturuan lang tayo ng Diyos how to profit. Ito yung pinaka-importante, how to profit. Tinuturuan tayo ng Diyos. Diba sinabi ni Jesus, what shall it profit a man if you gain the whole world? You know, the whole world is just dust before me. And if you have gained that whole world, that is nothing in my sight. Comparing what I am intending to give to you, my kingdom. O siba, tinuturoan tayo ng Diyos how to profit. Praise the Lord. What shall it profit a man if you gain the whole world and you lose the opportunity to my kingdom? And you lose the opportunity that I am intending to you. Because you love the world, you hate my word. Because you love the world, you hate my ways. What profit do you have if you lose the kingdom of God? What is the world? Dust before me. What is my kingdom? Super. Super kingdom. Unshakable kingdom. Eternal kingdom. Eternal riches. The moment you are there, no one can take it away from you. Kaya nga sabi niya kay Mary Magdalene, itong babaeng ito, siya ang nakapili sa nararapat ninyong piliin, and nobody can take away from her. What he is referring about that woman, the kingdom of God. What she has done, hearing and keeping the word of God. Praise the Lord! Bakit? Kasi si Mary Magdalene, nakita mo naman, gaano siya kasama sa kanyang kapatawaran na pinatawad ni Jesus. He loved Jesus. And she was able to endure. Kahit namatay na si Jesus, she was the one, the first one who saw the resurrection. And he was among the 120 who received the gift of the Holy Ghost. So, she continued. Praise the Lord. Kaya walang nakatanggal sa kanya. Alam mo kasi masusukat ng Diyos yung ating pagkatao. He can tell who you are. Kaya habang binibigyan tayo ng chance ni Jesus Christ, pagbutihin na natin before tayo hatulan ng ating Panginoon Diyos. So, this message this morning, God is teaching us how to profit. Praise the Lord. Basahin natin. Isaiah 48:17. Praise the Lord. Thus saith the Lord, thy Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord thy God, which teacheth thee to profit, which leadeth thee by the way that thou shouldest go. Yan. Depende yan, sino magsasalita. Pag si Jack Ma
nagsasalita sa atin. At He is teaching us how to profit. That is about money and business. Pag ito naman si Elon Musk magsasalita sa atin, he will teach us technology. Kung sino yung nagsasalita at tinuturuan kanya, kung sino siya, gusto niya na maging tulad kanya. Yun ang ma-share niya. Pero ang Diyos ang nagsasalita. Sino siya? Napakadakila niya. Napakayaman niya. Pag tinuturuan kanya to profit, He is telling you the real profit that belongs to Him. Kung siya yung nagsasalita, that teaching us to profit, pag sinunod mo siya, super. Super profit yan. Hindi yan basta-basta. Eternal yan eh. Pinag-aagawan ngayon mga lupa dito sa sanglibotang ito. Kasi sabihin nila, at least if that land or if that piece of property will be registered in my own name, nobody can take it away from me. Pag namatay ka, release na yun sa iba. Kung sino yung heir mo o kaya sinong tao na nakaposisyon dyan. Hindi mo masabi yan. Yan ang profit. Ang profit na tinuturo ng Diyos sa atin, yung wala nang makakuha sa iyo, na mabibinipit mo ng totoong binipisyo, na ikaw mismo na hindi na namamatay at yung mga bagay na naposes mo, hindi na yan mawawala sa buhay mo. That is to be in the kingdom of God. That is eternal. Eternal matters. Which God said, seek ye first, that you have to seek that first above all things. Praise the Lord. So, God is teaching us how to profit. God is teaching us the true profit. Yung totoo talagang profit. Basahin natin. 1 Timothy 4:8. Praise the Lord. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. Yan. That is the truth. Profitable. Bodily exercise profiteth little. That is just here on earth. You may talk business, you may talk investment, you may talk successful entrepreneur, you might talk the biggest opportunity of job, anything. That profit little. But godliness is profitable unto all things. Having promised the light that now is. What is the light that now is? Earthly. In the flesh. Profitable? Yes. Because God is the owner of this earth. And He can bless you with so much blessings out of this earth which He made. Blessed ka. And the life that which is to come. He is referring the life after death. He is referring the life that is eternal. Profitable. Kaya this is the true profit na tinuturo ng Diyos sa buhay natin. How? To be godly. How to be godly? To be obedient to His words. Yun ang godly. Kaya yan ang totoo talaga. So, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Lagi niya tayong pinupurify sa word niya. Kaya, we have to welcome it. We have to appreciate it right away. Let's do it. Gawin natin ito. Last verse. Titus 3:8. Praise the Lord. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. Yes, this is good and profitable. What we are going to do? Maintain good works. What are these good works? Obedience to the word of God. Maintain it. That is profitable. That is good for you.
Praise the Lord. So, to God be the glory. Pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Let us keep His commandments so that we can keep our soul secured and safe. Do not ever despise His ways. You will surely die. Mamamatay ka dyan. 100%. That is true and faithful statement of God. Wala kang takas dyan. And He is not repairing the death of the flesh. Kaya nung namatay yung anak ko na si Jason, my firstborn son, bago yung namatay, sabi ko, Lord, if You're going to take it away from my hand, as long as he is saved and he is with You, so be it, Lord. But if You lend it to my hand, kung ipahiram mo pa ito sa kamay ko, I much appreciate it more, sabi ko. Kinuha siya. Praise the Lord. Pagbasa ko sa Proverbs ng kanyang birthday, uy, angel pala itong batang ito. Praise the Lord. Naka-state doon. Angel. Ito, Lord. Salamat naman. Meron na akong anak na nauna sa iyo na secured. And that is the most important. That is the most valuable sa buhay ng tao. That you are secured in your salvation. Praise the Lord. Your will be done. Kami naman na nabubuhay, patulungan mo kami. Praise the Lord. Magtulungan po tayong lahat. Ganun po ka-importante. So let us not despise the ways of God, but rather let us do His commandments. Kahit saan ka pa, ano ka pang posisyon sa paggamit ng Diyos sa atin, basta yan ang pinaka-importante. The true blessedness, the true profit, yung pag-keep ng kanyang words, ng kanyang commandments. So let us meditate His word and be able to keep it at all times. Let us maintain good works. This is good and profitable for us. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.